Good morning po sa inyong lahat. Andito po naman tayo ngayon sa programang Almusal, Alituntunin Musika at Saloobin. Ngayon po ay araw ng Tuesday, Martes po at Augusto 2022. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Ronel De Vera, Rapido Ronel De Vera. Ang nagsasabi palagi na kayo po ay dapat malusog na malusog at maganda ang umaga. Well, anyway, mga kaibigan, at ang buong probinsya po ng Pangasinan ay nagdadalamhati dahil nga doon sa pagkamatay ng pinaka-greatest president, one of the greatest president dito sa presidents dito sa Pilipinas, na walang iba si Apo Fidel Valdez B. Ramos, yung tinaguriang ding Steady Eddie Ramos. At siya po ang pinaka-12th president ng ating Republika ng Pilipinas. At siya po ay isang leader, exemplary leader. He has good leadership, the most model of presidency, dahil ipinakita po niya ang kanyang pagkahero, pagka-public servant at pagmamahal sa bansa. At yun nga ang sinasabi dito, dahil naging cabinet si Shelito Ahabito, ang sinasabi niya sa kanyang article ay if BR, I quote, if BR inspired by my favorite definition of a good leader, sabi niya, that is one who brings out the best in those he leads, for this is what we felt he did to us in his cabinet at the time and everyone else who served in his administration. At yung nga ay si Shelito Ahabito ay naging National Economic Development Authority chief, at ang sinasabi niya ay talaga namang pinakadabis daw, dahil yung kanyang leadership ay talaga namang parang siyempre militar talaga pero civil servant talaga rin. At sinasabi niya dito na who would not be moved to give their best when he lead by example, keeping punishing hours that started at 4 a.m. and goodwill into the night. So, yun po ang kanyang experience naman, na sinasabi niya na nearly all of us in his cabinet experienced 5 a.m. telephone calls from him, and we knew he would have already gone through the day's newspapers then, because his early morning situations, nabasa na niya yung mga newspaper, ay nagkakaroon ng instructions which was usually prompted by something he had read in the day's news. Yun ang, and it was common for us to find upon arrival at the office in the morning fax copies of newspaper clippings with handwritten marginal instructions from him. Grabe pala si Apo Presidente. At si President Fidel B. Ramos po ay naalala ko noong kanyang election. Tinalo niya po noon at the time si Senator Miriam Defensor Santiago. Talaga naman po yung Pangasinense at the time ay talagang sinuportahan po siya. At yung nga, ang pagkakakilala po natin sa kanya ay yung talagang yung mayroon siyang tabako na hindi naman nasisindihan yon. At marami po tayong personal experience din sa kanya, na when one time we were touring at the River Cross at the time in Dagupan City, ay nakasama po namin siya doon sa bangka. Kami ni Mortz. Sabi niya, will you try to grip my hand? Sabi niya, talagang yung pinisil niya yung kamay, parang as if in the act of shaking hands. Pero talagang grabe, napaka higpit po niyang paghawak ng kamay, at saka napaka, at very strong yung kanyang grip, hand grip po. Talagang natalo ako dun eh. Kala ko eh, talagang ano siya, malakas yung kanyang hand grip. At yun nga, ang sinasabi ni Shelito Ahabito, isang NIDA secretary at that time, ay mayroon daw siyang mga ano eh, yung mga characteristics na talagang iniwan sa kanyang mga kabinete at that time. Itong ano sa, ang may sinasabi siya dito na itong 5 days, yung 5 day, literally 5 days, summing up his economic strategy: democratization, decentralization, devolution, deregulation at sustainable development. Yan po ang kanyang mga
ang kanyang mga characteristics at mayroong sinasabi rin na completed staff work, ayun, CSW. Yun yung mga kataga na kanyang naiwan dito sa kanyang former cabinets. At ang sinasabi, pagka ano talaga, talagang nag-experience siya ng trickle-down economics and believe that people empowerment should go hand-in-hand with the pursuit of global competitiveness. And with this economic dynamism, we the achieve and the results, his strategy proved effective. Yun po. At talaga namang naging stable po yung ekonomiya at that time. At naging nagkaroon po ng mga tinatawag na peace agreements with the rightists, leftists, because at the time was a transition period from a seemingly unpeaceful situation dito sa ating bansa. Andyan yung leftists, andyan yung rightists, andyan yung ultra-rightists, at yun po ang kinaharap niya. At saka yung ekonomiya po at the time ay talagang umangat po at nagkaroon ng stability at the time nung kanyang panahong naging presidente. At most especially po, siya po ay taga-Pangasinan, at naalala ko tuloy ang mga kanyang mga, although hindi napapansin, lahat po ng mga road linkages dyan sa Eastern Pangasinan, kadami po niyan, may mga nagdudugtungan po diyan na road networks ay kanya pong mga infrastructure projects po yan. At yun nga, nagkulang lang po dahil hindi po sa panahon sana niya ay na-industrialize po yung probinsya ng Pangasinan. At in line with this, yung ating staff assistant ay yung technical assistant ay prepare po yung video clips naman na nangyari dyan sa Sangguniang Palalawigan in relation to the death of our beloved President Fidel Valdez Ramos, na ang nakaroon naman ng isang resolution na sympathizing with his death at 94 years old. So, ang pahayag po ni Vice Governor Mark Lambino doon sa Sangguniang Palalawigan session na naganap po kahapon dyan sa Capitol, Lingayen, Pangasinan. At ipapakita po natin yung kanyang speech po dyan sa pag-author po ng isang resolution deeply sympathizing with the death of President Fidel B. Ramos. Former President Fidel Valdez Ramos, a native son of the province of Pangasinan, passed away from the complications of COVID-19 at the age of 94. The former President Ramos, fondly called as FDR, was born here in the capital town of Lingayen, and is the pride of the province of Pangasinan, being the first president who came from this province. Former President Ramos, a career military man, emerged from a high-ranking security role during the Marcos era to win the vote for the nation's highest office in 1992. He was a steadfast leader and democracy icon, was able to secure a place in history for his participation in the great changes of our country, both as a military officer and a chief executive. During his term from 1992 to 1998, former President Ramos has steadfastly promoted the principles of equal empowerment and global competitiveness as he implemented economic reforms by inviting more domestic and foreign investments. During his term, our country was dubbed as the rising tiger of Asia, during which he was able to bring out the best for the country in terms of economic growth, technological development, political stability, and efficient delivery of basic services for the people. During his administration, he has made a shift from reactive leapfrogging to proactive ball-bolting of economic policies for the country. Former President Ramos has shown deep concern for the Palestinians by personally and constantly visiting the province of Palestine for launching various development projects aimed at people empowerment and poverty alleviation for this population. Former President Fidel Valdez Ramos will be honored as one of the great Filipino leaders and leave behind a colorful service legacy with caring heart for common Filipino.
He will be remembered as a president with dignity, respect for democracy and rule of law, and as a person who lived a life with modesty, simplicity, and integrity. The timely demise of FDR is grief to many, not only in the whole country, but most especially here in the province of Pakistan and the capital of India. He is survived by his wife, Madam Olita Ming Ramos, their children, Angelica Ramos Jones, Carolina Ramos Sobrano, Christina Ramos Carrasco, and Gloria Ramos. However, our doctor, Joe Ramos Martino, passed away before 2011. This chamber honors the legacy of his presidency and his significant and countless contributions in the selfless pursuit of public service. At this point, Madam Presiding Officer, I'd like to move for the passing of the Provincial Resolution Number 66, Series of 2023, expressing the deepest sense of grief, sympathy, and condolences to the people of the province of Pakistan over the passing away of His Excellency Fidel Valdez Ramos, the 12th President of the Republic of the Philippines. I so move, Madam Presiding Officer. Is there any objection? Yes, the board member from the 5th District is recognized. If the Honorable Vice Governor Marco Valentino, being the lead author, is available that all the members of the 11th Sanlulian be co-authors on the said resolution. So there being no objection, and there being second, the said motion is hereby approved. Yes, ayan po yung kaganapan dito sa Sangguniang Palalawigan kahapon sa kanilang regular session na nagpapahiwatig, nagpapabigay ng isang sympathy for the death of our one of the greatest presidents of the Republic of the Philippines, President Fidel Valdez B. Ramos, at with the imprimatur na rin ng buting Governor Ramon Gico III sa pakikipag-kundol sa passing of our President Fidel Valdez B. Ramos. Ang elektrisidad ay kaagapay sa pag-unlad ng buhay. Maging wise sa pagkonsumo sa kuryente. Hugutin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances. Iwasang mag-overload ang mga aparatong dekuryente nang hindi magkasakuna. Paalala mula sa Central Pangasinan Electric Cooperative o CENPELCO sa pamumuno ni Engineer Rod Corpus. In a world that is drastically changing and full of uncertainties, here is Eridanus Avellino Business Partners, an ally that you can rely on. We offer protection, health plan, savings, investments, and retirement plan as we fulfill our mission to help people plan and achieve their financial goals in life. Because today, planning makes your dreams come true. For inquiries, you may contact us at 0950-502-1812 or at 075-202-5307. Eridanus Avellino Business Partners. Insular Life in Life. Eridanus Avellino Business Partners, a legitimate partner of Insular Life, the first and largest Filipino life insurance company here in the Philippines since 1910. Eridanus Avellino Business Partners with the GA President, Ricky Avellino, an ally you can trust. Wow, Han! Buhay pa pala itong Marigold Bookstore! Oo nga, no? Ang tagal kasi natin hindi nakapagbakasyon dito sa Pilipinas, Han. Pero tanda ko pa, Han, na dito tayo madalas mamili ng gamit pang eskwela natin noon. Akalain mo, nakapagtapos tayo sa pag-aaral na naging kaagapin natin ang murang presyo ng Marigold Bookstore, Han, at mahagi ng ating tagumpay ang Marigold Bookstore.
Alam mo ba, mula elementarya hanggang makatapos ako sa kolehiyo, dito binili ng nanay ko ang mga gamit ko noon. Kasi, mura na, di kalidad pa. Halika na sa Luhan at makabili nga ng gamit ng mga pamangkin natin. Marigold Bookstore. Mula noon hanggang ngayon, presyo'y swak sa budget. Marigold Bookstore. Mga bata, baka hindi pa ninyo alam na ang Marigold Bookstore ay may sports supplies na rin. Yayahin mo na sila itay at inay para dito na bumili ng gamit sa paborito mong mga laro. Bukod kasi sa mga libro, papel, lapis, ballpen, kartulina at iba pang gamit pang eskwela at pang opisina, ay makakabili ka na rin sa Marigold Bookstore ng iba't ibang klase ng pang sports tulad ng basketball, volleyball, baseball, ping pong set, chessboard, boxing gloves, taekwondo gear at iba pa. May mga modernong trophies din na para sa iba't ibang paligsahan. Kaya tara na at i-enjoy ang murang presyo ng mga dekalidad na supplies mula sa Marigold Bookstore. Matatagpuan sa downtown Dagupan City. Halina kayo para masubukan ang tatak Marigold Bookstore! Sa lupa magbabalik na kusa ang buhay mo sa lupa nagmula. Oh,
po ang almusal, lituntunin musika at salobin. Sabi nga ni Paring Sam, yung broadcaster dyan sa DWPR, sabi niya, palitan na lang daw yung title, Paring Rapido Alan. Tanggalin na yung sal. Almo na lang. Almo na lang daw. Well, magandang umaga sa iyo, Paring Sam. At palagi ka rin nagko-cover dyan sa regular session ng Sangguniang Palalawigan. At yan po, yung mga staff na dati mga kaibigan dyan. Wala na si ano, nag-retire na ata si Sir Renato Pedero. Magandang umaga rin sa iyo dyan, Crispin RP. At Felipe Claveria, ito po yung mga dating kaibigan, mga kaibigan naman ni paring Ariel Madronio na nasa London na ngayon. At yun nga, ay talagang namamayagpag yung kanyang economic life doon daw sa London. Well, anyway, magandang umaga sa iyo din, Engineer Ronel Tikigayo, Kapmak Gayo at Pren. Engineer, yung pag-usapan po natin ngayon ay may in relation to your profession as an electrical engineer at working in a prestigious electrical utility facility dyan sa may Panelco 3. At yun nga mga kaibigan, at dyan po sa Sangguniang Palalawigan kahapon ay nag-conduct sila ng isang questionnaire at na itong pag-usapan ay yung rates ng electricity bill dito sa province of Pangasinan. At inimbitahan po dito ang mga general manager ng iba't ibang electric utility company. Isang inimbitahan po dito ay si Engineer Rodrigo Corpos, General Manager ng Central Pangasinan Electric Cooperative Incorporated. At si Mr. Glenn Mark Aquino, General Manager ng Pangasinan 1 Electric Cooperative. At si Engineer Alan Kazem, General Manager ng Pangasinan 3 Electric Cooperative, Panelco 3. At si Engineer Agustino Di Sarmiento, Dagupan Electric Corporation. At si Dr. Ramon C. Posadas, Manager ng La Union Electric Cooperative, Loilco. Kasi po may mayroong portion ng San Fabian at saka season na ang nakahawak dyan, ang nagsusupply ng kuryente dyan ay yung La Union Electric Cooperative. At absent po sila, hindi po sila nakatin. Well, anyway, ito po ang kanilang subject dyan sa inquiry on the matter of power rate increase implementation and other concerns dito sa province of Pangasinan. At bago po natin ipapakita yung kanilang mga statements doon, ay alam niyo po ba na ang electric rates dito sa Pilipinas, even 10 years ago and even until now, 10 years thereafter, 10 years ago is 2011, 2012, o nga, mayroon tayong ano noon, nung 2011, ang average of 9.14 per kilowatt hour a month, or about $25 since in 2012, more expensive. Mas mataas po ang binibayaran ng mga Pinoy, mga Filipino consumers sa elektrisidad. Mas mataas kaysa Singapore, Thailand, Vietnam, Malaysia at saka yung industrialized Japan. Yung Japan po, industrialized country yan, ay sa mantakin nyo po, mas mataas po yung binabayaran ng mga Pinoy patungkol po dito sa ating electricity bill. At yung nga, ang electricity bill po natin ay nire-reflect po doon yung power plants. Yung power plants po ay nagpra-process ng energy from coal, fuel, turn them into electricity that lights up our homes, power, at saka mga industrialized factories, mga gadgets, mga machines. Siya po ang primary source of energy natin ay yung coal at saka fuel. Pero mayroon na rin pong mga
energy po natin from solar, wind, geothermal, mga biogas, biomass from the river, at saka iba't iba pong sources of energy. Mas lalo yung solar, mayroon po tayo ngayon dyan sa may Santa Barbara, which is operating this coming month po. At yan po ay binibinta po naman dito ata sa D-Corp. Sa D-Corp po naman ata ay binibinta. Ano po ba yung mga nakalagay po doon sa ating electricity bill? Ito po yung mga doon, yung generation charges. Ito po yung nag-account po ng almost half sa ating bill na nagtatransport naman dito sa electricity, yung generation charges. At meron pa tayong system loss, yung wasted. Yung system loss kasi yun yung mga electric consumption na nawawala habang nag-ooperate yung electricity. Ito yung mga pilferage, other factors. Ito yung mga na nawawala po, wasted power. At yung mga discount po ng mga senior citizens, consumers, at saka mayroong tinatawag na lifeline consumers po who are using less than 100 kilowatt a month. Mayroon pong staggered amount yan. Mayroon po silang tinatawag na proportionate amount. Kung naka-spend ka ng kilowatt hour so much, mayroon pong kaagapay na discount yan. Kaya ito po yung mga lifeline discount. Iba pa yung senior citizens discount. Ito po yung mga system loss na sinasabi nila. At mantakin nyo ba, itong mga ito ay pinapass on to consumers na nagre-reflect naman dito sa ating electricity bill. Meron yung mga government taxes. Itong mga taxes ay talagang usually po naman yan, tumataas yan. For example po, yung half of the energy power, yung power na resource natin ay nanggagaling po sa coal. At yung coal ay para ma-burn yan ay nag-i-import sila ng oil. At ito nga, may importation na and other tariff expenses dyan. At ito po ay pinapass on nila doon sa consumer, diretso sa consumer naman. Kung ano po yung rates doon sa coal na pinapurchase po naman ng mga qualified utility provider katulad ng Meralco, mga D-Corp, ay qualified po sila na mag-purchase po dyan sa wholesale electricity spot market, yung WSM na tinatawag, ay dyan po nila binibili yung mga power na ito. At pag ang binili nila ay coal or fuel, ay talaga po namang makakaroon po yan ng value added tax at other taxes na binabayaran nila. At itong mga value added tax and other taxes ay pinapasa naman. It is passed on to consumers ang mga expense dito. Kaya nakakaroon po ng pag may, ang sinasabi po dito ay siyempre profit-oriented yan. At kung yung government po ay nag-guarantee ng margins sa mga companies na nag-import dito sa foreign exchange fluctuations, ay kung makakaroon po ng fluctuations, tataas po yung dollar exchange, ay ito po ay ginagarantee po ng government yan through the incremental exchange adjustment rate mechanism na sinasaad naman dito sa ipiralo na ito. At yun nga, yung guarantee ng government na yan, ginagarantee ng government na dapat magkaroon sila ng profit margin yung mga nag-i-import ng coal or fuel, at ipinapasa naman nila dito sa dinadagdag nila dito sa presyo ng sources of energy, especially coal or fuel, ay ginagarantee naman ng government ito para makarecover sila doon sa tinatawag nilang incremental exchange adjustment rate mechanism. At ito po yung system. Bakit po dinidiscuss itong mga sistema na ito? Dahil po para magkaroon po tayo ng information about our
electricity bill, kung nakasaan naman po doon eh, yung mga generation charges, system cost, transmission charges, other charges, para malaman po natin. Dapat po, binubusisi po natin yan dahil kung tayo po ay natutulog, ay talaga namang gising na gising itong mga electric utility nito, eh, baka mamaya, katulad nung previous years dito sa Merel ko, ay nagkaroon ng billion-billion na refund dahil po sa kanilang pagtaas, at ito naman po ay dinasaproban ng Energy Regulatory Board. Eh, ito po yung mga rason kung bakit po natin dinidiscuss ito. Pang-apat po, dahil ang electricity rates sa Pilipinas ay naapektuhan ng generation charges, system loss, government taxes. Yung pang-apat po, yung power plant. Ang power plant po ay formerly owned by the state. Ang National po, Power Corporation po ay can also recover profit if they purchase power that we are now paying for. Ang IPERA law, ang Electricity Power Energy Reform Act, ay na-introduce po noong 2001. At ito po ay para ma-address sana yung tinatawag nilang sin of the past, kasalanan noong nakaraan. Ang itong bagong batas na po ito ay brinik niya, broke apart the Napocor monopoly. Yun naman ay tinanggal po niya yung Napocor monopoly ng generation at saka transmission businesses through the power sector and asset liabilities. Ito yung SALM management. At yung itong state-owned power plant ay nabinta po sa private investors. At yung mga transmission service po ay naibinta naman sa Filipino-Chinese conglomerate. Yung mga business consortium called National Grid Corporation of the Philippines, or yung tinatawag natin sa ngayon na NGCP. Ang dito yung NGCP po ang nagmamanage ng transmission lines at yung utang ng Napocor noon na amounted to $6.5 billion in 2001 at lumaki po yan sa mga susunod na taon, ay ina-assure po ng national government and the risk is charged to our bill over time. Ano kaya yung bill over time? Ito po yung reflected in the universal charges. Universal charges na nakikita po natin doon. Yung SALM, yung Public Sector Assets Liability Management, while it is supposed to earn revenue through the privatized power plant, incurred debt because it was not able to immediately sell some of them. Ayun, hindi sila nakapag-privatize kagad dahil hindi nila nabinta yung mga power plant kagad. Kaya yun po, nagkaroon ng utang na malaki yung National Power Corporation at the time. At yun nga, at nung itong mga planta to, itong mga matagal na ng planta to, aging plants, yung mga matatanda na, ay magre-recover po ng utang worth about 130 billion pesos via universal charges. So ayun pa rin, yun pa rin po yung mga universal charges na binabayaran po natin, nakapasaloob sa ating electricity bill. Yung NGCP po naman ay magre-recover sa National Power Corporation debt before the transmission assets were turned over to transmission assets mechanism. So doon nila man i-recover yung losses nung Napocor noon dito sa transmission assets mechanism. Ito po ay talagang profit-related basis at sa itong ang tinatawag na sins of the past. Ito yung mga kasalanan ng elektrisidad noong unang panahon na ipinapasa dito sa ating sa atin, sa mga consumers, at saka included po doon sa ating electricity bill. At ang isa pa po ay makikita natin yung tinatawag nilang feed-in tariffs. Ito po yung nag-encourage din ng investors para mag-tap, magkaroon ng mag-establish ng renewable resources, renewable power resources like geothermal, hydro, solar, biomass at run of river energy, because sa mga indigenous na resources na ito ay makakapag-produce din sila ng electricity, at ito po ay magre-reduce ng electricity prices pag ito po ay available na sa market, kasi kulang na kulang po yung supply ng energy, power resources natin. Kaya
pag ano yan, the low on supply and demand, pag kulang yung demand, tumataas yung pag marami yung demand, tumataas yung supply. Pag kulang ang supply, tumataas yung demand. That's low on demand and supply. So yun po ang yung Pilipinas po talaga ay yun nga ay dependent po sa coal at saka oil imports. At ito po ay vulnerable naman, nagkakaroon naman ng epekto yung pagtaas ng o yung pag-fluctuate, pagbaba, pagtaas ng exchange rate, foreign exchange rates, at at ito ay apektado talaga nito yung nakaka-apekto po talaga yung market forces diyan sa diyan sa patungkol po diyan sa bilihan ng electricity, dahil po yung importation natin ng coal, oil ay andyan po yung foreign exchange, yung pagtaas pagbaba ng dollar to peso. At yun po, sa mga additional na information po, yung DEPERA ay create po niya yung wholesale electricity spot market. Dito naman sa wholesale WSM na ito ay yung wholesale electricity spot market na tinatawag ay ito yung power produce producer, yung mga nag-establish, nag-organize, nag-create ng geothermal, solar, etc. ay pag-operational po ng kanilang mga planta ay nagbibinta po ito ng electricity sa mga customers sa halagang gusto nila. Nadidiktahan po nila dahil kulang nga po yung sources of energy natin, yung power sources. Kaya nadidikta nila. At saka itong sistema ng IPERA ay, which is supposed to be implemented in 2011, ay nakakaroon lamang po ng konti lang po yung generations of players at saka yung mga nagpatayo ng mga new power plants are hindi sila nag-generate ng sapat na elektrisidad para naman may benta dito sa wholesale electricity spot market. At hindi nagiging competitive po dahil yung mga power plants po, yung mga big power plants ay nadidiktahan din niya yung presyo ng elektrisidad dahil kukunti po yung supply. At saka dito po nakakaroon ng problema, kaya nakakaroon po tayo ng mataas o hindi man mataas ay parang mataas, hindi naman pinakamataas, ay talagang kulang po dahil yung presyo po ay nadidiktahan ng mga power plants producer na ito, dahil kulang na kulang po yung mga sources of energy na binibinta naman dyan sa tinatawag na WSM, yung wholesale electricity spot market. At yan po ang mga iba't ibang information na patungkol po dito. At ang masaklap po dito ay yung totoo nga ba yung mga applications nila. Baka naman mayroong mga confidential matters na hindi naman ipinapaalam sa publiko bago sila mag-apply ng increase of rates of electricity dyan sa Energy Regulatory Commission, na siya po ang nag-approve ng mga pagtaas ng rates of electricity bill. At dahil dito po sa observation ng mga ilan, at lalong-lalo na especially with the observation of Second District Provincial Board Member Attorney Pacheco, at siya ang nag-author dito, at in-include na rin. Sana ito lang yung sa simple ko lang, sana ito, kaya lang lahat po ng board members ay sinabi nila na i-include na lahat ng mga electric utility provider dito sa province ng Pangasinan. Kaya nagkaroon po ng isang questionnaire dyan sa regular session naman ng Sangguniang Palalawigan kahapon, Monday, August 1. At inimbitahan po yung mga general managers ng iba't ibang electric utility. At
sa pagkakaasa, mamaya ng konti ay ipapakita po natin yung mga naging deliberations po dyan sa Sangguniang Palalawigan. Elektrisidad ay kaagapay sa pag-unlad ng buhay. Maging wise sa pagkonsumo sa kuryente. Hugutin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances. Iwasang mag-overload ang mga aparatong dekuryente nang hindi magkasakuna. Paalala mula sa Central Pangasinan Electric Cooperative o CENTELCO sa pamumuno ni Engineer Rod Corpus. In a world that is drastically changing and full of uncertainties, here is Iridanos Avellino Business Partners, an ally that you can rely on. We offer protection, health plan, savings, investments, and retirement plan as we fulfill our mission to help people plan and achieve their financial goals in life. Because today, planning makes your dreams come true. For inquiries, you may contact us at 0950-502-1812 or at 075-202-5307. Iridanos Avellino Business Partners. Insular Life in Life. Iridanos Avellino Business Partners, a legitimate partner of Insular Life, the first and largest Filipino life insurance company here in the Philippines since 1910. Iridanos Avellino Business Partners with the GA President, Ricky Avellino, an ally you can trust. Wow, Han! Buhay pa pala itong Marigold Bookstore! Oo nga, no? Ang tagal kasi natin hindi nakapagbakasyon dito sa Pilipinas, Han. Pero tanda ko pa, Han, na dito tayo madalas mamili ng gamit pang eskwela natin noon. Akalain mo, nakapagtapos tayo sa pag-aaral na naging kagapin natin ang murang presyo ng Marigold Bookstore, Han, at bahagi ng ating tagumpay ang Marigold Bookstore. Alam mo ba, mula elementarya hanggang makatapos ako sa kolehiyo, dito binili ng nanay ko ang mga gamit ko noon. Kasi, mura na, di kalidad pa. Halika na sa Luhan at makabili nga ng gamit ng mga pamangkin natin. Marigold Bookstore. Mula noon hanggang ngayon, presyo'y swak sa budget. Pabalik po ang almusal, alituntunin musika at saloobin. At magandang umaga sa iyo dyan, bro Michael Bunyog. Ronald Sebastian Tildi, Mar Divera, Renren, magandang umaga sa iyo. At si Secretary po ng Gilig, Arturo Velasco, at si Punong Barangay dyan sa Gilig, magandang umaga po dyan sa Mahal ng Pangasinan. At magandang umaga rin po kay Adam Torrio at sa kanyang pamilya dyan sa Nibaliw at saka Malabago. So, binabati ko rin yung mga sangguniang bahay ng Burgos, headed by Vice Mayor Dr. Alberto Giang, Councilor Wawi Abilia, Alvin Tolentino, sino yung mga iba doon, at Rosite Valenzuela, at si Councilor Ambong, sa tinatawag nilang Ambong eh, si nakalimutan ko yung isang councilor, yung nurse. Well, anyway, magandang umaga sa iyo at members po, lahat po kayo, Swad Hines, at magandang si Kapitan Bunodi, Liga President, si tawag nito, si Rigam pala, hindi na councilor eh. Well, anyway, magandang umaga sa iyo, Sir Rigam, at sino po ba yung maandyan kahapon dahil diyan din sila, dinepensa nila yung kanilang ordinansa sa Children Code of the Municipality of Burgos. Ay, si ano, Councilor Nakar. Nakar ba yun? Well, anyway, magandang umaga po sa inyong lahat. At yung mayor po dyan ng Burgos, si Gister Alan Valenzuela. Magandang umaga sa inyo dyan. At sa aking mga kababayan dyan sa Burgos, magandang umaga po. At ito po, magbabalik po tayo doon sa ating dinidiscuss sa tinatalakay na issue ng power rates dito sa probinsya ng Pangasinan. At
doon po sa question R na ginanap sa Sanggunian Palalawigan, ay inimbitahan po yung mga iba't ibang general managers ng electric utility providers po dito sa Pangasinan. At panoorin po natin yung unang katanungan ni Board Member Pacheco. Considering that the main concern of our inquiry today is about the power rate increase, my first question, Mr. Engineer Rodrigo Corpus, will you confirm that Senteco has implemented a power rate increase? Good morning to all the members of the Grand Palawiga. This is my Vice Governor, Your Honor. Senteco has implemented the increase particularly on the generation portion of our electricity. Generation nowadays is regulated just like the fuel products. That if the cost adjusted based on the world market price. Senteco is mainly supplied by 12 coal power plants, being managed by San Diego Energy Corporation, and right now 100% supplying the power of Senteco being situated in our province area. Our contract has begun last the year 2014 and will start next year, December. So, at the start of our contract, we have a competitive cost of generation, but unfortunately, this first part of the year, because of the world crisis, the price of coal, the main fuel that uses in the generation of electricity, goes up because of the high demand worldwide. So, generation cost is a pass on rate or a pass on a portion of our rate. So, mainly the increase comes from the generation. The rates being used by the cooperative, the so-called distribution, supply, and metering charges did not increase since 2012. So, before we have the adjustment on these rates, we need to pass through ERC and conduct public consultations. But since the generation is the pass-through, pass on charge, we are adjusting the rate we impose to our consumers based on the actual cost of generation billed by our generation company. So, I'm just concerned, Engineer Corpus, because in my case as a member consumer, I just felt the effect or the increase at the onset of 2022. Because looking at my electric bills from December backwards, it seems to be consistent. But at the start of January, I saw the increase. From January, February, March, April, May, and up to the last bidding months, I could see a progressive rate of increase in the generation charge. Will you please explain how is this possible? Gentlemen from First Street, pagkasinanuha ko operative committee one, General Manager, Mr. Leonard Aquino.
to the community and the community. Good morning, sir. Hindi naman masyadong kahirap yung itatanong ko. Meron lang akong tatlo itatanong ko. Bilang representative ng buong distrito ng Pangasinan, gusto ko lang po malaman kung saan po ang pinagagalingan ng ating electricity doon po sa ulo distrito or Pangasinan Electric Power 1, Pangasinan. So, ang piso po at apot ng panagpuhan ay nagagani po kay Masindok Power Digital po sa Masindok kung sa balot, which is under the Samuel Partos Corporation. So, isa lang po ang pinagagalingan. Yes po. So, that is coal or biogas or mass power or ano po klaseng power yung pinipili natin doon? Coal technology po. So, under po yan, sir, sa wholesale electricity spot market? Hindi po. Pwede the whole price po na. So, as discussed earlier by our fellow general managers, dependent po sa whole prices. And currently, Panalcohan is not yet directly a member of the OSM po. So, indirect pa po siya. In case there is a shortage of the required power, si Masindo po ang pag-purchase ng electricity sa OSM po. So, sir, ibig sabihin, kapag whole power siya, ibig sabihin, mas mababa ang presyo niya kesa sa iba. Hindi po. Yun po yung maging factor ngayon, bakit matataas po yung electricity rate po yan, dahil po sa whole technology. So, most likely, I have prepared a presentation para iba na makita po yung evaluation po paano po kumakas yung power rate ng palito po. Well, it will be a 7-slide presentation po. Pag umuot po kayo mag-present, Mr. Aquino, patapusin ko lang po yung mga ibang itatanong po. So, may respect po sa akin. Tinatanong niya kung mayroon daw po ba tayong enhancement program sa ulo distrito para sa itabagan ng electricity services sa ating lugar. So, basically, how to enhance our distribution lines is on the preventing of the distribution development plan of the electric cooperative. Under the distribution development plan, nandun po yung capital expenditure projects, which are ways to mitigate the distribution of our electricity. Paano po natin i-develop, paano tayo mag-extend, paano natin i-paratasin yung mga substation natin, mga butahe, paano natin pagdating yung mga linya. So, all in kung kasi po, nakalagay po yun sa CAPEX project po natin in the distribution development plan po. So, these are the projects or the reports that required by our regulatory agencies just like ERC, NEA, and DOE po. Maganda po ang nangyayari enhancement sa Olo-Distrito. Pero, ang tanong po ng karamihan doon, at maraming agam-agam, na simula pa noong February hanggang ngayon, ayun po ang tinatanong sa akin. So, ang tanong po nila, paano daw po natin sila matutulungan para mag-umaba ang kanilang electricity? Sa napakaraming enhancement na ginagawa natin po doon, makakatulong ba yun para sa pagbaba natin, pagbaba ng kuryente natin doon po sa organisasyo? It will help, but not a major factor. Kasi ang driving factor po na increase ng electricity rates po natin ngayon ay dahil sa coal prices. So, ang mga procedures na ginagawa ng Panlikuhan is the building of various discounts. Bank payment discount, collection efficiency discount, loyalty discount, and other productivity discounts averaging 5 to 7 million monthly na 50% provided sa reduction ng rates sa consumer and 50% ang aid po sa operations ni Paleto. So yung mga factors po nila, ginagawa po ng paraan para makapit po ni Paleto at para mababa po yung rates. With regards po sa oil prices po, though past on yung mga generation charge, wala po kung magagawa po kung po ang pinasa ni Masindo, yun din po papasok po namin kay consumer. Marami po kasi natatanong, sir. Paano daw po natin matutulungan
ang mga consumer na fixed income. Dahil ang kanilang kuryente noon ay 1,000 lamang. Pero sa panahon ngayon ay 6,000 na. So dahil nakabit ang income nila, paano nila mababayaran ngayon sa isang buwan yung ganun kalaki na bill nila? Meron ba tayong obligation para doon, sir? Presently po, wala pong ganang process for example yung installment payment program. Namin po kung ano pong bilhin ni our provider, binabayaran po namin siya bago po avail the discounts. So wala pong pang-contract ni panel po para punuhan din niya yung pagkulangan ng mga member consumers. So ang best support ng mga member consumers is to seek electricity. Lalo na po pag during peak hours. Reschedule mo yung paggamit ng plancha or bawas-bawasan po. So, these are energy saving tips na hopefully yung mga fixed income earners po natin ay matulungan po natin para mabawas ang kanilang electricity. So, since ito po ay isang kooperatiba, pwede po ba nilang gamitin ang kanilang cooperative membership para pambayad ng kuryente nila? Yung share capital po kasi, yes po. These are intended to support the operations of the electric cooperative. For example, payment po ng power sa mga kapatid masito. This is expansion ng lengths po. When it comes sa payment po ng electric bills for a certain consumer, meron po siyang energy bill deposit na nakatalaga ang bawat consumer. However, ibabalik na lang po yun, ibabalik na lang po yun sa mga consumer pag good year sa akin after 2 years po ng pag-consumer na pag-consumer. So, with the best share after po, for the meantime, hindi po siya pwede mag-agalisin po ito ang pahit. Okay, yan po mga kaibigan ang pahayag naman at sa kanilang at katanungan sa kay Engineer Rodrigo Corpus at sa kay Glenn Mark Aquino ni na Board Member Pacheco at Board Member Apple Bakay dyan po sa unang distrito ng Pangasinan respectively. At wala na po tayong oras mga kaibigan at magbabalik po tayo bukas at pagpapatuloy po natin yung diskusyon na yan patungkol po naman dyan sa power rates increases dito sa probinsya ng Pangasinan. Ito po muli si Rapido Ronel de Vera nagsasabing sa programang Almusal, Alituntunin na Musika at Saloobin nagsasabing good morning po sa inyong lahat. Stay safe po.